Okay, we're live. Kamusta po sa ating mga followers? Meron po, nandito po ako ngayon sa headquarters namin. Nagpa-practice tayo dito. Inaaral natin lahat tungkol dito sa debate. Sana yung COMELEC debate scheduled sana bukas. Sa Vice President. Vice President. Tapos, kaninang umaga, may tumawag sa headquarters. Paano ba? Merong meeting. At mga 9 a.m. Yes, pa 9:30 meeting. 9:30 a.m. Tapos, nandun si spokesperson Jimenez. Sinabi niya na biglang canceled. Postponed. So, ang mangyayari, hindi pa natin alam kung kailan. So, postponed na po. Postponed na yung COMELEC debate namin bukas ng gabi. At yung sa President, postponed sa Sunday. Most likely, 1 week after. Saturday, Sunday. Next Saturday, Sunday. Kaya lang, ang problema, medyo nagulo ang schedule namin lahat. Kasi nga, di ba? Yes po. Kaka 4 days pa lang namin eh. Tapos talagang naka-vacant to. At, for the debates. Ito, kasama ko si Attorney Gilbert. Hello po. Hi, Attorney. So, paano nangyari? Paano, di para nawalan tayo ng dalawang araw? Apat na araw po, Dok. Kasi, itong Saturday, Sunday, naka-plan na for debates. Okay, kaya nga wala tayong walang schedule. So, ngayon, since na-postpone, wala naman tayo kung may ipapalit. Wala tayo may ipapalit na gagawin kasi mahirap po mag-schedule, mag-ayos. Gano'ng katagal ba mag-schedule para alam ng mga... Usually, mga tatlo, apat na araw at the minimum kasi syempre kakausapin po natin yung local government. Mag-a-apply time permits kung gusto natin maglagay ng latag, whether motorcade or rally, matagal po yan eh. Siyempre, mahingi tayo ng paalam dun sa mga mayor na naka sa local government. And then, kakausapin po natin yung mga... tao doon para malaman nila na may pupunta kayo, dadalo sila, and then of course yung preparasyon din natin para pumunta doon, syempre yung mga truck natin, matagal ho yun. So itong dalawang araw nawala na sa atin. Ano kaya matagal? Possible dahilan na bakit na postpone bigla, kaya meron naman balita kung bakit na postpone? Walang sinabi, wala pa po siya ng sinasabi. Labit ka, Shari, kasama to. Sige. Kasi yan, ito mga tumutulong sa akin, si Attorney Gilbert. Hello sa followers ni Doc Willie at Doc Lisa. So wala pang anong gagawin natin ngayon sa dalawang araw? Maghahanap po tayo ng gagawin, Doc, na hindi latag. Na hindi latag. Oh, starting today and tomorrow. Or, wala namang kayang something hang fishy, ba't biglang ano? Siyempre mag-iisip yung tao eh, di ba? Wala naman po siguro. I would rather not impute malice. Baka talagang may mga bagay. Political lahat nangyayari. No, but sa COMELEC, kasi I think may problema din po sila. Okay lang naman sa akin, di ba? Wala naman akong problema sa akin. I would presume. Kaya lang, nagulo lang talaga yung schedule. Pati yung pag-practice, marami ako na i-cancel kahapon at ngayon. Kasi gusto ko nga pag-debate, talagang ready. Pero kahit gano'n, nagtuloy-tuloy tayo, Doc, mag-aaral. Mag-aaral si Doc. At naaral ko na naman, mas inaaral pa natin. Any comment, Shari, dito sa biglang nangyari? I think logistical concerns din ito. Hindi naman gano'ng kadali, Doc, mag-mount ng malaking-malaking event kagaya nitong town hall debate. Kasi ang difference ng debate na to, doon sa mga naunang debate ninyo, meron kang audience dito na live sectoral group, so kasama natin, or may reps yung mga farmers, fisher folk, so workers. Malaking lugar. Malaki ito. Kasi sila mismo yung magtatanong sa inyong mga kandidato. Meron bang balita, I'm not sure, narinig ko lang, yung sa venue, may issue ba? Pa pong nakakarating sa atin officially nang galing sa COMELEC. Okay. So anyway, pinapaalam lang natin kasi naka-announce na nag-aabang. Mm-hmm. So basta tayo mag-a-attend tayo lahat ng debate, lahat ng town hall. Yung nga sa GMA, kay Jessica Soho, wala pa eh. Bakit wala?
Walang VP interview. Sayang nga, baka ho hindi mahalaga ang VP interview sa mga network. Baka kailan na maging mas controversial kayo ng content. No? Anong controversial pag gusto gawin nyo? Ay, kasi Logi naman, wala kaming exposure sa mga networks. Hindi ko siguro kung maging controversial po tayo, mas marami po maging gusto mo gawin ko? Hindi ko ho alam. Mahirap po magsalita. Ay, nako, politika kayo. Anyway, wala naman tayong magagawa. Any final words, attorney? Thank you pala sa lahat ng tulong mo sa akin. Thank you. Sa pag-ayos ng sortie, pag magaling na abogado. Salamat po sa advertisement mo. Una-una, pasalamat po ako kay Doc Willie. Wala akong binabayad dito. Binibigyan ko ako ng exposure. Yan ang pala sa'yo. Exposure. Alam ko yung pro ko. At salamat po sa lahat ng acknowledgement. Thank you, Doc. And as always, I've stated, Doc Willie po kami. Through hell or high water. Marami po nagsasabi. Nababasa ko, Doc, I love you and support you. We appreciate. Sana po, palitan po natin. Gawin na lang, I will vote for you. Your love and support are much appreciated, but hindi ko sasabihin ni Doctor, but we will appreciate more your votes. Siyempre, May 9, ha? Number 6, Vice President. Doc Willie, number 6. Itong final word, Shari. Ako naman tutungtungan ko yung sinabi ni Attorney Gilbert. Sa lahat ng followers ni Doc Willie, no, na natulungan niya for the past how many years, decades, ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na iboto siya bilang Vice President. Pag siya naluklok sa pwesto, mas marami siyang matutulungan. Hindi lang tayo-tayo na nagpa-follow sa kanya. So, muli po, number 6 sa balota, huwag po natin kakalimutan, si Doc Willie Ong. Yan ang ating susunod na Vice President. Oh, ang galing ng Chief of Staff ko. Hindi mo makokontrol yan. Iba yan. Okay, thank you so much. Pinapalam ko na sa inyo. So, gawa na tayo ng sortie bukas. Lalakad tayo sa lahat ng palengke. Pwede naman mag-house to house din tayo. House to house? 100 million. Sige, salamat po. Thank you. Doc Lisa, pakita ka dito. Doc Lisa po, kasama namin ngayon. Pakita ka. Ayan. Pakita ka, Doc. Baka pag wala, machismis. Baka machismis. Bakit wala si Doc Lisa? Machismis na naman pumunta. Ayan. Yan po. Okay. Thank you, ha. Thank you, God bless.